Diyos, sa Panginoong Diyos, lahat ng sandigapan. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa misang ito, mga kapatid, alalahanin natin ang mga Kristiyanong pinag-uusig. Ang araw doon ito ay Red Wednesday, na kung saan ating inaalaala ang ating mga kapatid na nakararanas na matinding pag-uusig, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, buong kababaang loob, hilingin natin ang pagkapatawad at biyaya ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay inibig mong makatambal sa pagkapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing maratapang sa paninindigang ang mga pangako mo ay maasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyag. Nakita ko rin ang mga nagtatagumpay laban sa halimaw sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa puon na iialay, pagkat siyaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at tagal na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga.
Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng umlumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinaguga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iyaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagkatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo bilang mga Pilipino, sa kasaysayan ng ating pananampalataya sa Pilipinas, meron tayong dalawang banal na mga laiko, katulad po ninyo, at mga martir, si San Pedro Calungsod at si San Lorenzo Ruiz. Ang mga taong ito ay nag-alay ng kanilang buhay para sa ating pananampalataya. Maraming mga martir sa ating simbahan. Maraming mga sumunod sa ating Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay para sa Kaniya, para sa pananampalataya, para sa simbahan. Ito lamang ba ang tanging daan para tayo ay makasunod sa ating Panginoong Hesus? Ang pagiging martir lamang ba ang tanging paraan o tanging daan para tayo ay makasunod sa ating Panginoong Hesus? Sa kasalukuyan po ngayon, sa ating buhay ngayon, yung bang pagiging martir ng ating mga banal ay kaya ba nating gawin sa kasalukuyang panahon? Yung bang ginawang
pag-aalay ng buhay ng ating mga banal na mga martir, ay kaya ba nating muling isabuhay sa ating kasalukuyang panahon? Sapagkat mga kapatid, maswerte ho tayo. Sapagkat malaya nating ipinapahayag ang ating pananampalataya. May kalayaan na tayo. Hindi katulad noong unang panahon na talagang pinag-uusig ang mga Kristiyano. Pinag-uusig ang lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Pero nakakalungkot po, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya dito sa ating bansa, pero hindi maiwasan na ang ating mga kapatid na mga Kristiyano ay pinag-uusig pa rin hanggang ngayon. Pinag-uusig pa rin hanggang ngayon. Napakaswerte na natin mga Pilipino dito sa ating bansa. Ipinapahayag natin ng malaya ang ating pananampalataya. Pero tingnan natin ang ating mga sarili. Kung sa panahon ngayon ay nahihirapan na tayong sumunod sa ating Panginoong Hesus bilang martir o pag-aalay ng buhay sa pananampalataya, ano yung ating pwedeng gawin para ang ating pananampalataya ay hayagan nating maipakita sa ating mga trabaho, sa ating mga pamilya at sa ating mga pamayanan? Samantalahin natin yung pagkakataon na malayang malaya tayong nagpapahayag ng ating pananampalataya. Samantalahin natin yung pagkakataon na hindi tayo pinag-uusig dito sa ating bansa. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid na pinag-uusig rin. Naway imulat ng Diyos ang mga taong umuusig sa kanila, na pinahihirapan sila. Kaya alam po ninyo, yung ating ebanghelyo, nagpaalaala ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad, darating ang araw, papahirapan kayo nang dahil sa akin, at hindi nga nagkamali ang Panginoon. Hindi nga nagkamali ang Panginoon. Nag-alay nga ng buhay itong mga alagad na ito para sa pananampalataya at para sa Diyos. Walang pagkadalawang isip na inialay nila ang kanilang sarili para sa Diyos. Walang pagkadalawang isip na nag-alay sila ng sarili para sa ating pananampalataya. Samantalang ho tayo minsan, umulan lamang ng kaunti, naku, hindi na po magsisimba. Para bagang mga asin na matutunaw kapag nabasa. Samantalang ito mga sinaunang, ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus noong unang panahon, gagawa at gagawa ng paraan, makapagdiwang lamang ng Eucharistia. Gagawa at gagawa ng paraan, makapakinig lamang sa salita ng Diyos, na kung saan yung pang mga ginagamit nila hindi katulad ng ating mga gamit ngayon. Printed na. Madali nang unawain, madali nang basahin. Pero tayo wala tayong panahon para pag-aralan ng ating pananampalataya. Wala tayong panahon para pagnilayan ang buhay ng mga martir na ito para maging inspirasyon natin upang maisabuhay ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng misang ito, lagi nating alalahanin ang mga nag-alay ng buhay para sa pananampalataya. Para ang ating tinatahak sa buhay na ito ay ang buhay ng kabanalan. Handang ialay ang sarili sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang naghihintay sa atin ay buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod nawan tanggapin ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya. Sa ikapagpapanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig na mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatawa na mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa at talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, na kaniyang kalislinisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manalangin, suma sa langit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahari Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin nga pagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan. At ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay. Sa gitna ng dusa at pagpasan ng krus ni Kristong kanilang sinundan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre, magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, inanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule at eksperimentum simula sa Disyembre. Ika-3, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na tiket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoy Yunting and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-4, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ika-5, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arch entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng SPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Maasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ipahaya kanyang pagkalingat habang isang buhay pa.